Hello everyone, welcome to our YouTube channel, and for today we will be featuring Echeveria Etna. And this succulent is really one of a kind kasi sobrang kakaiba talaga yung itsura ng kanyang leaves. So mapapansin ninyo, napakadami niyang caruncles or yung parang bumps sa kanyang pinaka leaves, and yung color niya comes in the shades of parang bluish to green to purple, and at times talaga pag sobrang stress na siya, yung kanyang leaf margins will turn reddish in color. This succulent hybrid is named after a volcano sa Italy, which is Mount Etna, and pag naalagaan nga itong mabuti, it could grow as big as 12 inches in diameter. So sa ngayon, yung ating Etna is only nasa 6 inches in diameter, so just imagine times 2 pa yung laki niya in time. For its light requirements, it's important na naka-receive talaga siya ng sunlight for about 4 hours or more in a day. Kasi if it will be receiving enough sunlight, that's the time we could really appreciate yung kanyang vibrant colors. And of course, at the same time, maiwasan natin na maging leggy siya if naka-receive nga siya ng enough sunlight. So as of now, ganito na yung color ng ating Etna, and I'm expecting na mas magiging colorful pa siya in the next coming days and weeks to come, because nandito nga siya sa isang area ng ating rooftop na naka-receive ng all day long sun exposure. But syempre, if masyadong mainit sa area ninyo, we have to be extra careful din, kasi baka naman ma-sunburn or ma-leaf burn yung ating succulent. As a general rule, when watering, we have to make sure na completely dry na nga yung ating potting mix before we thoroughly water it. And as of now, talagang nag-dry na nga yung potting mix ng ating Etna, and so we have to water it. So ideally, dapat directly sa soil yung pagdidilig natin. But for me, I literally include yung mga leaves kasi there are a lot of dust na nag-collect dyan, especially na sobrang tagal nang hindi ako nakapagdilig sa kanya. So this would now help to remove yung mga dust na nasa kanyang pinaka-leaves. And of course, we have to make sure na yung potting mix natin is well-draining. And itong Etna natin is nakatanim pa siya doon sa original potting mix niya since nabili natin siya, and I have to change it anytime soon, and papalitan ko nga siya nung potting mix natin na mas well draining. So in any case, na may nag-collect na tubig sa pinaka-reset ng ating succulent, we have to remove it para naman maiwasan natin yung crown rot, especially if magstay siya dyan ng sobrang tagal, talagang mabubulok yung ating succulent. The fastest way of propagating our Echeveria Etna is through stem cuttings, and hindi tayo mahirapang i-cut siya kasi nga sobrang laki ng kanyang stem. And ayan, let me show it to you. We can just simply cut yan, and after cutting, we can plant it directly nga doon sa ating potting mix. But today I won't be cutting it yet kasi basa pa yung kanyang soil. And in addition to that one, pag yung ating Etna has outgrown its pot, pwedeng-pwede na natin siyang i-repot. But today I won't be repotting our Etna kasi I discovered something na yung bottom leaves ng ating Etna has fungus. Ayan siya. So pa-start pa lang siya. These are powdery mildew. Ayan. So ever since we bought this succulent, hindi pa natin siya na-applyan ng fungicide, and so we really have to treat this right away para hindi niya mahawaan yung iba nating mga succulents dito sa garden. But before doing that one, unahin muna nating tanggalin itong ating mga dried leaves na ito. Ayan. So we will also check for any pest, just in case na meron. And right now, I am spraying a contact fungicide directly sa leaves nitong ating Etna, especially dun sa mga areas na may nakitaan tayong fungus. So I'm using the brand called Turogi Blue. And after application, it's important na hindi dapat mabasa yung kanyang pinaka-leaves, or else mawawash off yung nilagay nating contact fungicide. But definitely after 2 weeks, yung stain sa ating Etna will fade away, and pwedeng-pwede na rin natin siyang basain.
Ayan siya. So that's all for today. Thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel. You may also visit our Facebook page, A Desert Succulent PH.